Marlon Tapales, may pag-asa ba kay Naoya Inoue? Ito ang tinatanong ngayon ng maraming fans. Kilalanin natin mga tol ang mga posibleng tatalo kay Inoue at posibleng kalaban niya kung umakyat ng division. Kakayanin ba ni Inoue ang maging 7 division world champion o 8 division? Makikita po natin sa mga comment section ang madalas sinasabi, pinaka-easy undisputed daw si Inoue dahil Pinoy ang kalaban. Sa buong karir ni Tapales, 2 beses na siyang natalo via knockout. Taong 2019, nakalaban din niya ang isang Japanese na si Ryosuke Iwasa. TKO sa round 11 ang inabot ni Tapales. Kung na-TKO si Tapales ng isang Japanese na hindi masyadong kilala tulad ni Inoue, paano na lang kung si Monster Inoue ang kalaban? Ang masasabi ko dyan mga tol, depende siguro yan sa preparasyon ni Tapales. Yun nga lang mga tol, mahirap manalo sa desisyon, lalo na si Inoue ang cash cow ng top rank at isang pound for pound. Alam nyo naman ang boxing mga idol, business po yan. Kung ang isang Fulton na matalino at technical ang galawan, hindi umobra kay Inoue, siguradong mas mahirapan po si Tapales. Kaya ang pag-asa ni Tapales dyan mga tol, kailangan niya i-knockout. Yun lang ang malaking pag-asa niya, patulugin si Inoue para makuha ang panalo. Kung sakaling matalo man si Tapales mga tol, panalo pa rin ang karir. Dahil naranasan niya maging unified champion at kikita pa ng milyones kay Inoue. Parang nanalo sa loto dahil sa laki ng kikitain niya sa laban. Sa ibang banda naman, sino ang mga posibleng kasagupan ni Inoue kung sakaling umakyat ng 7 division? Ayon nga po kay Bob Arum, nanghuhuna si Robesi Ramirez ang may hawak sa WBO featherweight belt. Ito ang pang-5 division. Pangalawa si Ray Vargas, hawak pa rin ang WBC. Pangatlo si Lay Wood, hawak ang WBA sa featherweight. Pagdating naman sa super featherweight, ito na ang pang-6 na division ni Inoue. Nangunguna dyan si Emmanuel Navarrete, hawak ang WBO. Pangalawa si Oshaki Foster, hawak ang WBC. Ito ang tumalo kay Ray Vargas. Pagdating naman po sa lightweight, pang-7 division ni Inoue. Nandyan na si Tang Davis, Shakur Stevenson, Lomachenko at si Pitbull Isaac Cruz. Kung sakaling makaapak si Inoue dito sa lightweight, dito na siya gagawa ng pangalan bilang greatest champion o kaya dito na siya mabugbog at magretiro. Ang kagandahan kasi kay Inoue mga tol, buong Japanese suportado sa kanya. Maliban na lang kung si Tang Davis ang kalaban dahil pay-per-view ang labanan sa US. Nasa lightweight talaga ang milyones, dito masisikat at yayaman si Inoue. Edad 30 pa lang naman si Inoue, meron pa siyang 5 taon para gumawa ng mas malaking pangalan. Sa ngayon kasi 2 pa lang ang notable sa kanyang resume. Si Nonito Donaire at si Stephen Fulton. Kaya gusto ng mga Amerikano na itapat si Inoue sa mas matinding champion. Sa mga nagtatanong mga tol kung kakayanin ba ni Inoue ang 8th division gaya ni Pacman. Kung tignan po natin yung height and reach, halos parehas lang po kay Pacman. Kaya wala sigurong imposible kung pipilitin ni Naoya Inoue kung yun ang isang target niya. Kaso napakahirap na mission po yan. Iba pa rin kasi yung buto-buto ni Pacman mga idol, talagang malalaki. Kaya kayo na lang po ang bahala mag-isip mga tol kung kakayanin ni Inoue ang 8th division. So hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.